Hey guys, welcome back to my channel. I hope everyone's doing great despite the pandemic, COVID-19 and the enhanced community quarantine. And I think this is the perfect opportunity for me to share how to clean and disinfect your makeup products and your makeup tools. So if you want to learn more about it, then keep on watching. So what I'm about to share right now has been my routine for years now. When I started in the makeup industry, hindi ko pa alam itong mga ganitong ways, how to clean and disinfect your makeup products and tools. So natutunan ko siya, I think, noong 2017. So nakanood ako ng vlog nitong Canadian makeup artist na si Angie Di Batista. So dun ko nalaman na ganito pala yung mga proper ways na paano panatiling malinis yung mga makeup products and tools. So first question, why do we need to clean and disinfect our makeup products and makeup tools? So we have three simple answers for that. First is, it's a necessity. And second, to prevent pimples or even breakouts. And then third is to kill the viruses. So let me elaborate those answers, starting with the first answer na it is a necessity, of course, kasi para na rin natin tinanong bakit kailangan natin maglinis ang bahay, bakit natin kailangan maligo, di ba? So if you are regularly wearing makeup or kahit ano lang, occasional ka lang mag-makeup, kailangan natin talaga linisin yung mga makeup products and tools natin. Kumbaga, part na rin yan ng ating hygiene. Especially if you are a professional makeup artist, dapat lahat ng ating ginagamit ay malinis, lalo na ginagamit natin yan sa iba't ibang tao. Second, to avoid pimples or breakouts. Of course, we use makeup on our face, it touches the skin, and we even ingest some of the makeups that we use. For example, yung mga lip products like lipstick, lip gloss, di ba? Hindi natin namamalayan na nakakain na pala natin itong mga nasa lips natin. For example, gumamit ka ng bullet lipstick, tapos you feel na dry na yung lips mo, tapos alam mo yung habit natin na didilaan natin yung lips natin ganun. So yeah, nai-ingest natin yung lipstick. And one more thing, kapag kumakain tayo, kahit na matte liquid lipstick pa yan, meron kahit konting-konti na yun na sumasama sa pagkain. So yes, nai-ingest natin yun. Kaya nakakadiri naman kung madumi yung mga products na ginagamit natin, diba? Tapos nai-ingest lang natin. Mas lalong nakakadiri kapag sa client natin ginamit yun. Kumbaga, itong bullet lipstick ay ginamit mo na dito sa first client, tapos gagamitin mo na naman sa second, sa third. Diba? Parang, alam mo yun, parang mall tester na yung pinagamit natin sa client natin dahil kung sino-sino na yung nakagamit. At yung mga makeup brushes natin, at least once a week natin malinis if that's for personal use. And for clients naman, after every makeup gig, dapat may deep clean natin yung mga yan. So I've already created a vlog on how to clean your makeup brushes. So ililink ko na lang siya dito sa taas, dito or dito, I think. Kung saan man siya, basta nasa taas. And also ilalagay ko na rin yung link dito sa description box. Third is to kill germs, bacteria, and viruses. Siguro naman self-explanatory na yon na alam mo yun, para hindi siya maging breeding ground ng mga bacteria, especially mga cream products natin, liquid products. Ayan yung mas breeding ground talaga ng mga bacteria. Tapos, ayan, kapag mga makeup artists, kaya yun yung isa sa mga reason bakit kailangan talaga natin isanitize yung ating mga makeup and tools. Kasi, alam mo yun, for example, first client mo merong flu or at least common cold, like sipon, ubo. Pag ginamit mo yung lipstick sa kanya, direct mo siyang ginamit, tapos magagamit mo siya sa next client mo. Alam mo yun, parang pwedeng mahawa ngayon yung next client mo. So, ayan, yan ang iniiwasan natin. Kaya, kailangan talaga natin i-disinfect ang mga makeup products and tools natin. If for personal use, so naturo na sa amin to before sa makeup school, sa SOFA, kapag lipstick, kahit for personal use, sinasuggest nila na gumamit ng lip brush na hindi direct na didikit sa skin natin yung bullet lipstick. Kasi parang tawag dito, mas tatagal daw yung buhay ng lipstick kapag ganun. What are the things that we need for cleaning and disinfecting? The number one thing that we need for cleaning and disinfecting makeup products and tools is a 70% isopropyl alcohol. So, dapat nasa spray bottle siya. So, this one is from Biogenic. Pero ang nasa loob nito actually is
Green Cross. So, ito yung ginagamit ko ngayon. Tapos, nire-refill ko na lang siya dito sa bottle ng Biogenic. Kasi parang, I don't know kung merong spray bottle si Green Cross, pero since nakabili na ako ng Biogenic, yun na lang yung ginagamit ko lagi para nire-refillan ko na lang siya. Second is wipe, so much better if it's antibacterial. Next is a paper towel or a facial tissue. So what I'm using is a facial tissue. So ito na rin yung ginagamit ko pang linis ng mixing plate, ganyan. Para isahan na lang kasi bulky din yung paper towel. But if you have a paper towel and a facial tissue, then much better. Last one is a UV wand. So this one is actually optional na. Pero kung meron na kayong ganun, then that's great. Pwede mo siyang gamitin to sanitize your makeup products and tools. 70% rubbing alcohol is a necessity for every household, every individual, and of course to us professional makeup artists. We touch different faces, that's why we need clean and sanitized hands before doing our job. And we also use these products to clean our makeup and tools. So why 70% alcohol and not 40% or 99%? 70% alcohol is more effective in disinfecting than a 40% or a 99% alcohol. 40% alcohol, mas marami siyang water content, kaya lessen na yung kanyang disinfecting properties. 99% alcohol naman, it dries faster, kaya naman konti lang yung time ng pag-heal niya dun sa mga bacteria, germs, and viruses. 70% alcohol dries slower than 99%, that's why there's enough time to kill those viruses and bacteria. Next is how to clean your makeup and tools using a 70% alcohol. So guys, by the way, spraying an alcohol on makeup is ideal for pressed powders like powder foundation, pressed, highlighters, bronzers, contour, etc. Basta mga powders lang na pressed. There's another way to keep those cream and liquid foundations clean. So I have here a pressed powder. So how to use the alcohol, of course, you just have to spray it. Hindi pwedeng ganyan lang, ha? Dapat talagang magsusoak siya sa alcohol. Para ma-saturate ng alcohol yung product. Tapos, iwan mo lang siya sa table. Tapos, go ka na dun sa next na product mo na isa-sanitize. So, I have here a contour powder. Ganyan. So, dapat talagang marami. Hindi yung huwag ka mahiya mag-alcohol. Don't worry kasi hindi naman maninigas yung powder product sa alcohol. Kung may manigas man, yun yung sa surface lang. Na pwede naman natin siya i-scrape kapag natuyo na yung powder. So, habang hinihintay natin matuyo yung alcohol doon sa mismong powder, i-wipe na lang natin ng tissue yung sa gilid muna. Yes, kailangan natin i-wipe yan dahil kung hindi, mamumuo yung alcohol dun sa sides niya. So, papakita ko dun sa cut bond kasi dati yun yung mistake ko na hindi ko pinukunasan yung gilid-gilid. So, isama na rin natin pala yung packaging sa labas. Isama na natin yun. Para talagang yung buong makeup natin yung maglinis or ma-disinfect. Kailangan completely dry siya bago mo i-close yung compact. Next sa Kat Von D. So, ayan, yung mistake ko dati dito, hindi ko siya napupunasan yung gilid. Nahayaan ko lang matuyo or mag-evaporate yung alcohol. So, ang nangyari, parang nag-stain, nagkaroon ng bilog-bilog. Nag-stain yung alcohol sa kanya. So, ayan o, may mga bilog siya dot something. Awan ko kung nakikita nyo, basta ayun. Bakat. Bakat pa yung, or may marka pa yung alcohol. Tapos, linisin na rin natin, of course, yung mirror. Kasi, nakalimutan ko di para siyang ispray last time. So, parang, ayun, may bakas pa nung alcohol. Right, ayan. So, medyo basa pa yung contour. Kung makikita nyo, basa pa siya. So, hintayin pa natin siyang mag-dry again bago i-close. For this one, there's no need to scrape or wipe the top or the surface kasi based on experience, hindi naman naninigas yung surface niya. So, okay na siyang i-close. This one, sa Kat Von D, I think, yeah, dry na siya. So, eto, based on experience, ayan, kung makikita nyo, parang may nag-darken na sa top niya. Yan yung parang nag-dry out na product. Ang gagawin lang natin dyan is a scrape or is a scrape with a tissue ha. So, wipe lang natin para matanggal lang yung nag-dry na product sa taas. Okay, let's get another tissue. Ito yung isa sa mga dahilan ko bakit mas gusto kong gumamit ng facial tissue even sa pag-linis ng makeup. Kasi, ayun, yung paper towel kasi mas matigas siya, diba? Feeling ko mas harsh siya para sa mga makeup. Isang scrape lang, ayan. So, nakikita mo na yung tunay niyang kulay na wala na yung medyo dark sa taas. So, kung nasasayangan kayo doon sa mga product na na-scrape natin, don't be.
Kasi, alam niyo yun, nag-expire din naman to. Parang, sayang naman kung maabuto na expiration, diba? Ayaw mo na mas mabilis siya maubos kaysa kamitin mo siya ng expired na siya. At hanggang na rin yung mga dark sa taas. Ayun lang, tapos wipe lang ulit natin yung sides para mawala yung mga nag-fallout ng product. So, ganun lang kasimple yung gumamit ng alcohol sa ating mga powder products. Personally, I want the traditional way on disinfecting my makeup products. So, I want to use alcohol than using a UV wand. So, I have nothing against the UV wands naman, pero alam mo yun, if you want to be practical, I go for UV wands kasi medyo pricey sila. Yung range ng isang UV wand, I think it's 1,200 to 1,500. Tapos, I don't know if isi-charge mo ba siya or the battery siya, pero alam mo yun, extra cost pa siya. Okay naman siya, nakaka-disinfect naman din talaga siya. UV wands also kills 99% of germs, bacteria, and viruses. So, same lang siya sa alcohol. So, ako kasi gusto ko yung mga products na ginagamit ko more on mga multi-use. So, etong alcohol, multi-use siya kasi pwede mo siyang gamitin for makeup, pwede mo siyang gamitin for your hand. Eh, yung UV one, hindi mo siya magagamit to disinfect your hand, diba? So, I think it's, hindi na siya safe for your skin. That's why I still go for 70% alcohol. For tools like mixing plate and spatula, ganun lang din, sprayan lang na alcohol. Ay, pero ginagawa ko yun kapag magsa-start pa lang ako ng makeup sa client. So, syempre, before ko siya gamitin, I make sure na talagang madidisinfect siya. Or after mag-makeup sa isang client, tapos may next client pa, ang gagawin ko, kuha ako ng wipes para punasan ko muna yung itong mixing plate tsaka yung spatula. Kasi diba, most of the time, may mga naiiwan dito na yung pag natuyo yung mga liquid foundation, yung concealer. Kapag nag-dry siya dito sa mixing plate at tsaka sa spatula, medyo tumitigas siya. So, minsan kapag alcohol lang tas tissue, mas matagal siya matanggal. So, ang ginagawa ko, kapag maraming naiiwan dito na makeup residue, gagamitin ko muna siya ng wipes para mas mabilis matanggal yung mga residue doon. Tapos, after noon, doon ko siya spray ng alcohol tapos pupunasan ng tissue. Another question, can we use alcohol on cream and liquid products? Actually, no. On liquid products, I think that's self-explanatory kasi liquid ang alcohol, tapos gagamitin ba siya sa liquid products like liquid foundation, eyeliner, edi hahalo lang itong alcohol doon sa product na yun, diba? Same with cream products. There are makeup artists that use alcohol to sanitize cream products like bullet lipstick. So, ang ginagawa daw nila, i-dip nila yung bullet lipstick sa alcohol. Actually, it's not that effective. Kung may mabatay man na bacteria yung alcohol dun sa bullet lipstick na yun or any cream product, sa top lang yun, sa surface lang yun. Pero alam niyo naman, mga cream products, moist yan. So, mas prone yan na maging breeding ground ng bacteria. So, paano kung yung mga bacteria na yun ay nasa loob na? Diba? Yung mga virus, pumasok na siya dun sa loob ng bullet lipstick. At hindi natin na-disinfect yung loob. Kasi yung alcohol, hanggang dun lang siya sa surface. That's why we have to avoid double dipping on liquid and clean products because we cannot sanitize them with an alcohol, even UV ones. I doubt kung masanitize talaga siya. Kung masanitize man, ayun, sabi ko nga kanina, sa surface lang. So, how do we keep liquid and cream products clean and how to avoid double dipping? For cream products like a bullet lipstick, a cream foundation, cream concealer, or yung mga stick foundation, at kung ano pa mang cream yan, use a spatula to scrape the top. So, ayan, bullet lipstick na cream. So, you just have to scrape the top. Tapos, kuha ka na ng enough product, damihan mo na, possible, para kung magkulang man, kasi dito ka na kukuha ng product eh. So, ito, enough na to para malagyan yung lips natin or ng client. And for application, pwede tayong gumamit ng lip brush, pero if you're impatient like me sa paglinis ng mga cream products sa mga synthetic brushes, mas matagal kasi yan eh. So, kakapagod. Lalo na kung ang dami-dami mong lilinising brushes. Parang, magtsatsaga ka maglinis ng brush na may mga naginamitan ng cream products. So, ang tagal nun. It takes more time. Tapos, ang dami mo pang lilinis. And syempre, nakakapagod yun, diba? That's why I always use a disposable lip applicator or lipstick applicator. Kuha tayo ng applicator. Ano ba? Kuha tayo ng product and gagamit tayo ng applicator. Ayan. Tapos, lagay sa lips.
client. Tapos if you want to mix lipstick din naman, so scrape ka dito, tapos lagay ka ng ibang shade dito sa baba, diyan ka na rin mag-mix, diba? So that's how you avoid double dipping on bullet lipsticks. For cream foundation or cream concealer, ayun, magsiscrape lang din tayo using a spatula. So, I have here RCMA cream foundation. So, if you're using this, alam niyo na kung paano siya gamitin. So, diba, scrape lang tayo ng konting product. So, that's how I scrape it. Kitang-kita niyo naman gamit na gamit siya. Favorite ko itong gamitin for male grooming action. Well, for this type of foundation naman, kailangan talaga ng spatula and mixing plate on how you use it, diba? Kasi, ayan, scrape pa ng konti, tapos kailanganin mo ng mixing plate para gawin yan, diba? Ay, may alcohol pa. So, ayan, hihintayin mo siyang parang magmukha siyang liquid foundation, diba? So, ayun. Tapos, kanyari, lighter itong shade na to for the client. Tapos, kailangan mong kumuha ng darker foundation. Mas madali actually, di ba, mag-mix. Kasi, kuha ka lang ng dark. Although, mahaluan man yan, okay lang. Kasi, yung top lang yung nung cream foundation yung malalagyan nung lighter shade. Unlike sa mga liquid foundation kapag, kunyari, for example, itong sa Estee Lauder. Kasi, sinasawasawan ko ito ng spatula. Nagahalo yung darker shade doon sa loob ng bottle. Kaya, kapag cream, mas madali. So, ayun lang. As long as hindi pa to nado-double dip ng brush, okay lang na kuha ka lang ulit sa ibang shade. Pero once na nakinaimo ko yung brush. So, for example, ito na lang. Naimo ko yung brush ko doon sa kabilang kwarto, sorry. Pero ayan, kunyari, brush to. So, ayan, kumuha ka na, tapos na dikit mo na yung brush sa face ng client. Tapos, nagkulang yung foundation mo sa spatula at saka dun sa mixing plate. Eh, huwag mo nang i-double dip itong spatula na to doon sa palette mo ng foundation. So, ang gawin mo, punasan mo na siya. Diba? Punasan mo muna, tanggalin mo muna yung mga naiwang foundation, tapos spray ang alcohol. Yun ang gagawin mo kapag gamit na tong kabila. Kasi, di pa nga pala gamit. So, sana inisip mo muna na baligtarin na lang at kuha ng bagong product. Anyway, yun na yun. For liquid products naman like liquid lipstick and liquid foundation na walang pump, same steps lang with cream foundation. Pinagkaiba lang, gagamitin natin siya for liquid products. For example, this is a liquid lipstick. Guys, so mayroon siya applicator ha, pero pwede mo siyang gamitin personally sa sarili mo. Pero for clients, please, please, please do not use the applicator on clients kasi it's a liquid product. Kaya nga nasabi ko kanina, yung mga moist, yung mga talagang basa, yan yung talagang pro na maging breeding ground ng bacteria. So, gagamitin mo sa client na may sipon, gagamitin mo doon sa next client na walang sakit, nahawaan na siya ng sipon. Kasi naiwan na dito yung virus na galing doon sa first client tapos napasok pa doon sa loob ng shoe. So, please, kaya natin pinag-uusapan itong how to clean and sanitize your makeup and tools. Yun nga yung isa sa mga dahilan, di ba? Para walang mag-spread na viruses, sakit. Teka, matuyo na yung ating liquid lipstick. So, yun, para walang mag-spread na sakit, especially ngayon, coronavirus or novel coronavirus, nakakatakot. So, even before coronavirus, ganito na yung ginagawa ko para hindi ako masisi ng client just in case na magkasakit sila kasi nakita nila na yung one na to ay ginamit ko sa kanila directly tapos babalik ko dito. Baka isipin nila, ay, baka yung previous na gumamit ng sakit. So, yun. Yun na iniiwasan natin as a makeup artist. So, back to the procedure na tayo. Dapat ko na sinabi. Paano natin may iwasan ng double dipping? Of course, ayun pa rin, spatula. Ayan, scrape mo lang dyan. Kuha ka na ng marami, don't worry. Pinagkakakitaan naman natin itong business na to. Kapag nagkaroon ng clients, syempre, we are investing on makeups. Kapag naubos, bibili ulit. From there, dyan na tayo kukuha ng product. Ayan, tapos gamit lang ulit ng disposable lip stick applicator. So, ayan, kuha, tapos lagay sa lips ng client. Tapos, kung magkulang man ulit yung nilagay natin dito, baka malaki yung lips ng client, diba? Or, konti lang talaga yung kuha natin. Kung na-double dip na natin yung applicator dito sa side na to, ayan, sa kabilang side naman, dun tayo maglagay ng liquid lipstick. As simple as that, na sana gawin natin dahil basic na itong ganitong hygiene and sana ma-put into practice nating mga makeup artists. For liquid foundation naman na wala sa tube or walang pump, like this one from Estee Lauder, yung bottle na wala siyang pump kasi nabibili pa separately yung pump niya, which I don't know why. Additional gases, additional income, of course. Business is business. Anyways, there's two types.
or there's two ways on how to get the product from the bottle. So first one is to dip a spatula, of course, a clean spatula dito sa bottle. Natatakot pa yun. Bago kasi ito. So ayan, let's dip. Ayan, basically, guys, yung didikit sa spatula, yan na actually yung, or enough, ay, tumulos ako. Oh, enough na to para sa isang buong face natin, or sa client. Kung magkulang man, same steps kanina, we wipe the spatula with the tissue, yung may excess man, tapos spray lang ulit with an alcohol. Ayun. Tapos, nasa ko itong tumulus ha. Hi, Estee Lauder. Sana naman next time gawin mo free ang pump. Kasi ayan, ang dugit na nakabay ko. Saan-saan na napunta yung ano, kinuha akong product. The second way of getting a product from this type of bottle, ilalagay lang natin siya dito sa paibuo. Sayang naman, hindi ko gagamitin. Okay, so ibubuhos lang natin siya. Ay! Tumulo na. Ayan. Ay, ako pagamitin. Oh my gosh. Ayan. So, buhos lang natin. So, dahan-dahan lang natin ibuhos. So, di ko in-expect na ganun ka-watery itong foundation na to. Dahil sabi ko nga kanina, bago siya. Di ko pa siya nagagamit. Personally and sa clients. Kasi yung isang Estee Lauder na double wear stain face makeup, mas malapot siya dito. So, mas kaya ko pang ibuhos ng dahan-dahan sa mixing plate. Punasan na lang natin tong bottle, no? Para ayoko kasi ng dugit na makeup. Naku, napaka-OC ko, guys. Kasi, di ba, it reflects your personality. Pag nakita ng client mo na dugit yung mga gamit mo, sipin nila, ay, dugit din to sa sarili na. Which is nakakahiya, di ba? For other liquid products, like yung mga liquid highlighter, ganyan, so on and so forth, pwedeng ilagay lang din natin sa spatula or much better sa mixing plate para mas malaki. For mascara or eyebrow gel or kung ano pa man yung products na may spoolie, wag natin gamitin sa clients yung wand na, of course, kasama doon sa product. Ito, for personal use ko to, kaya ginagamit ko talaga itong wand na to. Pero hindi ko pa ito nagagamit sa clients kasi for personal use lang talaga siya. Pero kung pang clients, dapat meron tayong disposable mascara wand. So, this one is a silicone type. So, ayan, meron siyang mahaba sa kabila, tapos maikli yun dito sa kabilang side. Pinili ko talaga yung ganitong design para itong mahaba sa taas, tapos yung mas maikli. Perfect siya para sa lower eyelashes kasi maikli siya. Kasi kapag mahaba, medyo mahirap napupunta sa ilalim yung mascara product. So, ayun lang. Pagka-dip mo nito dito sa mascara tube, syempre hindi mo na ito double dip, diba? Kung magkulang man yung product na nasa disposable, don't double dip. Kaya nga tayo nag-disposable, diba? So, kapag nagkulang, tapon, kuha ng bago, dip, lagay. Yun. Please don't double dip on liquid and cream products. Please lang. Okay? Kadiri. Yun lang talaga yung masasabi ko. Kadiri. Naku. For pencil products naman, like eyebrow or eyeliner pencil, after mo siyang gamitin sa client, spray natin ng alcohol. Tapos, i-wipe mo siya ng tissue. And then, kuha ka ng sharpener, tasahan mo siya agad-agad. So, dapat masanitize mo na siya bago mo siya takpan. So, ganun lang. Para at least kung meron mang nanood sa loob ng mga bacteria, virus, at pag na-sharpen natin siya, sana mawala. Hindi natin alam eh. We have no assurance kasi hindi man natin nakikita yung mga. Pero ayun, yun ay pinaka-safe na pwede natin gawin sa mga pencils. Kaya naman, iwasan na rin natin yung paggamit ng mga retractable na products sa ating pro kit. Like this one, retractable siya. Ginagamit ko lang siya personally. Kasi, sa-sprayan mo siya, tapos punasan mo ng tissue. Well, pwede naman tasahan. Yeah, same steps na sinabi ko kanina. Pero, etong nasa loob nito, diba? Yung nasa loob niya, yung nasa gilid-gilid. Hindi mo alam kung meron mga bacteria na galing dun sa client na pumasok sa loob. So, hindi natin malilinis yung loob niya, yung dito sa gilid. Kaya ayun, let's avoid na lang na gumamit ng mga retractable products sa ating mga pro kit. Sabi ko na yun. For products with its own applicator, so na-discuss ko na yan kanina sa liquid lipstick. So same lang din siya sa mga lip gloss. Usually, di ba, ayan, may sarili siyang, tawag dito, applicator, lagay lang din sa spatula, tapos dun lang din kukuha using the disposable lip stick applicator. Sa mga ganitong applicator naman, yung may sarili na siyang brush, please do not use this directly sa clients kasi, ew. Kadiri talaga ka eh. So, ang gawin na lang natin, pwedeng sa spatula or dito na lang sa mixing plate.
Ayan, lagay mo na lang siya dyan. Tapos, dyan ka na lang kumuha sa mixing plate, diba? Pero please, huwag mong gagamitin. Lalo na kunyari pimples, diba? Yung bacteria, guys. So, again, well-being ng clients, ingatan na natin. Same goes with this type of applicator. So, lagay lang. Ayan, lagay lang tayo sa mixing plate para itong applicator hindi na didikit sa skin ng ating clients. Tapos kung meron ka rin itong Maybelline Age Rewind, di ba meron siyang sponge na sarili sa taas, tanggalin nyo na lang yun. If you're using it for your professional kit, pero kung for personal use, okay lang. Natatanggal siya at nababalik din siya, guys. Okay, so huwag kayong matakot na tanggalin yun. For personal use, tanggalin mo siya, linisin mo siya, tapos pwede mo na siyang ibalik. Problema ko lang sa ganito, ayan, kapag na-twist mo siya, di ba ang bagal lumabas nung product. So, ayan, tumatulo na sa loob yung concealer. So, etong concealer na to, pang pro kit ko to, ganun lang din, o di ba? Para hindi masyadong dugyo. Lagay mo lang siya sa mixing plate. For liquid eyeliners naman, especially yung mga pen type or yung may dip tas may sariling brush, as much as possible. As much as possible, for personal use na lang natin yung mga ganun. Like this one, yung sa Careline. Diba meron siyang parang felt tip yata to eh. Guys, hindi natin masasanitize to ha. Kasi kung sa-spray mo siya ng alcohol, pwedeng pumasok sa loob yung alcohol. Baka masira lang yung formula ng eyeliner. Tapos meron pang isa. Ito naman yung sa Maybelline. This one is brush type naman. Hindi rin natin masasanitize to. So, as much as possible yung mga ganitong klase ng eyeliner, sana for personal use na lang. Hanap na lang tayo ng alternative na magandang eyeliner din sa mga pencil types, mga nasa pot, diba yung mga gel liner, ganyan. Yung tipong hindi talaga nadodouble dip. So here are my additional tips on how to keep things hygienic. If you're a makeup artist, please do not use this type of sponge on your professional kit. You can see a lot of articles saying na hindi talaga to, hindi talaga siya ideal na gamitin sa inyong pro kit. Kasi nga, it's a sponge. So yes, marami siya na-absorb. Even bacteria, na-absorb niya. Kung sa labas, malinis siya or wala siyang mga germs. Yung loob ng sponge, hindi natin alam, baka dun pala yung maraming germs. Tapos, before natin gamitin to, diba, usually i-dump natin siya, or tama, babasain natin siya ng water, tapos i-squeeze natin yung excess. We're not really sure na nawawala din yung nasa loob niya, mga bacteria, kasi for sure yung mga stains, yung mga dirt niya, nasa labas lang, kasi nakanood na rin ako ng mga videos na ganitong sponge, ginugupit, tapos sa loob, malinis naman, so yung mga products ay nasa surface niya lang. So, ayun, yung mga germs, bacteria, viruses, hindi natin alam kung natatanggal ba talaga sa loob niya or naiipon doon sa loob, diba? So, ayun lang. Kaya naman, if you're a professional makeup artist, ideally, dapat ang ginagamit natin ay yung mga disposable na makeup sponge. So, what I use is a wedge sponge. So, ayan, after ko gamitin, tatapon ko na. Disposable nga eh. So, ayun, ginagamit ko siya for base, even sa skincare. So, moisturizer, primer, liquid foundation kung gusto kong mas makapal yung coverage ng foundation para doon sa client kasi kung yun yung kailangan niya. I'm gonna use this wedge sponge muna tapos ibabuff ko na lang ng buffing brush para talagang maganda yung finish niya. Alam kong maganda ang finish ng ganitong klaseng sponge pagdating sa makeup pero ayun nga, hindi siya totally hygienic to use if you're a pro. Mura lang din naman guys yung mga disposable sponge. Meron niya sa Daiso. It's safer to use than sponge like this. Pero may isa pa tayong option. Pwede tayong gumamit ng egg sponge. Pero, after mo siyang gamitin sa isang client, ibigay mo na sa client yun. Meron akong friend na ganun yung ginagawa niya. So, bibili siya ng fake na arty sponge. So, mga 50 pesos lang yun. Tapos, after niya gamitin sa client, ibigay niya na. So, in that way, matutuwa pa yung client kasi nakikita niya na, ay, itong makeup artist na to, malinis. Malinis sa gamit. Hindi siya yung, you know, kaya ayun, may more chances na maging repeat client natin yung mga tao makaka-appreciate yung cleanliness natin sa ating mga gamit. One more thing guys, so bago tayo mag-makeup sa sarili man natin or sa clients natin, we should wash our hands with soap and water. Tapos mag-alcohol tayo afterwards kasi we're gonna touch our face or we're gonna touch another person's face. Kaya dapat malinis ang mga kamay natin.
For the professional makeup artist, it's better to wear a mask if you're gonna do makeup on a client. Lalo na kung meron tayong susipon, ubo, parang hindi natin sila mahawaan, diba? Dati, hindi ako palasuot ng mask. Pag sinisipon lang ako, yun, doon lang ako gagamit ng mask. Pero sa panahon ngayon, novel coronavirus, ayan, is a must na, gamit na tayo ng mask. So that's it, you guys. I think I have mentioned everything that I want to share regarding the topic natin, cleaning and sanitizing makeup and tools. If you have more questions and clarifications, please don't hesitate to comment down below sa comment section and I'll do my best to answer all your questions. Hopefully, makatulong itong mga information na to sa inyo. And hopefully, ma-apply din natin siya sa routine natin as a makeup artist. But if you're not a professional makeup artist, kailangan din naman natin i-sanitize yung mga personal makeup products natin. Kahit for personal use lang yan ha. Kasi syempre, dinadapuan din naman yan ng mga kung ano-ano, diba? Lalo na ngayon, meron tayong pandemic, novel coronavirus, so lahat na lang kailangan nating i-sanitize, diba? Para hindi natin kasi alam kung hindi ba yung virus hindi naman nakikita. So, as much as possible, disinfect natin lahat ng mga hinahawakan natin sa bahay or mga personal things natin like makeup. And as of the moment, guys, bukod sa pag-disinfect ng kamay at pag-disinfect ng mga kapaligiran natin, let's also do our job to comply with the rules and regulations ng enhanced community quarantine. So let's just respect and obey the government and the authorities sa kung ano man yung mga nakaset na rules and regulations kasi hindi naman nila ginawa yan para sa ipapahamak natin. Para yan sa ikabubuti natin. So as much as possible, stay home. Huwag na tayong lalabas kung hindi naman kailangan. So ayun, labas na tayo pag naubusan na tayo ng food, diba? Para maiwasan na natin yung makakuha ng virus sa labas tapos mapapasok natin dito sa bahay. But if you're one of the frontliners, if you're a nurse, a doctor, government officials na kailangan pang lumabas ng bahay para magtrabaho, please, just stay safe and follow lang yung mga safety precautions. Alam na natin yan. Dahil syempre ayaw naman natin magkasakit at makapag-uwi ng sakit sa ating mga tahanan. I know we have our own worries and fears. Lalo na ngayon maraming nawalan ng trabaho or at least nasuspend yung pagtatrabaho. Parang yung iba, no work, no pay. Kahit kami affected kami dyan, please don't forget that we have an almighty God that can do anything. So nothing is impossible for Him. Lahat pwede niyang gawin. Kailangan lang natin ay magtiwala at manalig sa Kanya. Have trust and faith in Him 100% yung ibigay natin as much as possible. Sabi nga sa Philippians 4:6, do not worry about anything, instead pray about everything. Tell God what you need and thank Him for all He has done. May isang verse pa akong gusto i-share. Proverbs chapter 3 verse 5, trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. Itong mga verse na to, kahit ito lang sana yung i-meditate natin for a day, lalo na kapag nag-worry tayo, ang dami natin iniisip, nag-overthink tayo, tapos ayan na, paranoid, anxiety, whatsoever. Remember na may mga promises si God for us, hindi tayo dapat matakot. Kasi yung faith and trust natin dapat na sa Kanya, and sa Kanya din natin mahanap yung security natin. We can live in peace through Jesus Christ. So ayun lang guys, alam kong mahirap to gawin sa umpisa, lalo na yung bibigay mo yung talagang 100% mo kay God. Pero alam mo yun, siya yung God Almighty, lahat kaya niyang gawin. Siya yung nagko-control ng lahat. So kanino pa tayo dapat magtitiwala? Sa tao? Sa government? E pag nag-fail yung government sa atin, edi ano na, mag-worry na tayo, matataranda na tayo, mag-panic na tayo. Pero kung yung trust and faith natin na kay God, edi we are secured, diba? Na kahit mag-fail yung government natin, yung mga leaders natin, we have the Almighty God that can control anything. So whenever you feel scared or there's any hopelessness in life, just don't forget to pray. So for our everyday lives, isama na natin yung prayer sa ating routine. Diba? Hindi lang yan yung sa morning, habang kakain ka, tapos sa gabi bago ka matulog, magpa-pray. Yes, yun yung routine na prayer. Pero hindi lang yun yung mga times na kailangan natin mag-pray. May at maya mag-pray tayo pag may nakita kang bad news. Pag-pray mo lang, pag may nakita kang good news, I thank you Lord, may good news naman, yung mga ganun bagay. So, hindi lang yan yung, bilang tayo 2 to 3 times mag-pray sa isang araw, may at maya, we can pray, we can thank God for everything. We should also understand na yung mga ganitong trials in life, ito yung mga bagay na magpapatibay ng faith natin kay God. So, ayun lang guys, sana makatulong din sa inyo yung mga kayo na yan, hindi lang sa makeup, kundi sa pinagdadaanan din natin ngayon.
Alam kong lahat tayo kailangan ng mga positive things na i-feed sa utak natin. Hindi pwedeng puro negative lang eh. Kasi, naku, bukod sa physical health, isipin din naman natin yung spiritual and mental health natin, di ba? Kasi kung magpapanik lang tayo, matatakot lang tayo, ano mangyayari sa atin, di ba? Makamadepress lang tayo whatsoever. So, iwasan natin yun. Just pray. Pray every day. Trust in the Lord with all your heart. Let go and let God. So thank you guys for watching. Thank you for listening for what I'm saying right now. If you like this video, please don't forget to give it a thumbs up and subscribe to my channel. You can also share this on your social media accounts, Facebook or Instagram, Twitter, kung saan pa man yan. And ayun lang. I'll see you on my next video. Thank you so much for all your support dito sa channel ko. Bye!